Ang naisin at layunin ng Panginoon ay mahubog tayo na ayon sa wangis ng Panginoon, na ang buhay natin ay patuloy na pananahan ng banal na Espiritu hanggang yung likeness ng Panginoon ay makita sa buhay natin. Pag sinabi mong likeness, ito yung kung paano tumingin o tingnan ng Panginoon ang isang tao, ay ganun mo siya titingnan. Kung paano magkaroon ng kahabagan ng Panginoon, ganun din yung kahabagan na ibibigay natin. Kung gaano magbigay ang Panginoon ng kapatawaran, ganun din yung kapatawaran na ibibigay natin. Nawa, yung pagkabuhay ng mag-uli ng Panginoon mula sa kamatayan ay hindi mawala ng halaga. Nawa,
hindi lang tayo manatili na alam na, natin na tayo ligtas na. Nawa, sa nalaman natin kagapiga, tayo'y patuloy na matransform yung buhay natin according to Christ-likeness. Ito po yung pagsusumikapan natin. Kaya tayo nag-aaral gabi-gabi, kaya tayo nananalangin na anumang pagsubok ang ating pagdadaanan, alam natin na kasama natin ang Panginoon. Dahil nung ipinigay niya, nung iniwan niya sa atin ang banal na Espiritu, ito yung katuwang natin sa ating buhay. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Hanggang sa makita natin ang Panginoon face to face. Tayo pong ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ngayong gabi nang masigla ang ating mga puso, may excitement na ano pa nga ba ang aming pag-aaralan ngayong gabi. Tayo po ay manalangin na muli. Panginoon, marami pong salamat sa kagalakan ng aming mga puso, sa kauhawan na ibinibigay mo sa amin upang kami ay mabusog mo uli, muli ng iyong mga salita, O Diyos, na ang mga salita mo ay magbibigay sa amin ng pag-asa, ang mga salita mo ay magbibigay sa amin ng aral, ang mga salita mo ay magtuturo sa amin kung ano yung tama at yung mali namin ginagawa. Ngayon po, Panginoon, buksan mo ang aming mga kaisipan. Buksan mo ang aming mga puso. Iyalis mo po yung mga any distractions, Lord God, na dadaan sa oras na ito, Panginoon. Hayaan mo na malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu upang aming madinig, upang aming madama ang iyong presensya. Patuloy naming dinideclare, Panginoon, na according to your word, kung may dalawa o tatlo na natitipon sa iyong pangalan, ikaw ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. Ngayong gabi, ikaw ay nasa gitna ng aming mga tahanan habang po kami ay nag-aaral, nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Marami pong salamat sa assurance, Lord God, na ikaw ay nandito kasama namin, O Diyos. Purihin ang pangalan po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Naimbag na rabii, magandang gabi po sa bawat isa. At bago po mag-start si Pastor, patuloy po kaming nag-aanyaya dun sa mga taong gusto pang matuto sa malalim na kaparaanan. Ngayon po ay ongoing na ang Ezra class po ng Certificate and Diploma. Kung nais nyo po na matuto at mag-enroll pa, ay sabihan nyo lang po kami at isasama po namin kayo sa link. Huwag po kayo mag-alala, wala po itong bayad, pero very credible po ang ating mga teachers dito. They are also teaching in a seminary, at pag sa mga seminary po talaga, nagtuturo ang mga tagapagturo, sila po talaga ay bihasa na sa kalaman tungkol sa Biblia. Yun po, huwag niyo pong kakalimutan. Marami na pong mga naka-enroll. Actually po, kakatapos lang po ng klase namin nila, Pastor. At pinagpapahinga ko lang po yung prof ni Pastor. Dalawang oras po siyang nagsalita dito sa Ezra Diploma. At pwede pa pong humabol sa Thursday. Ang klase po, every Tuesday and Thursday, 6 to 8 p.m. po. Yun lamang po. Nawa po, i-gather na natin ang lahat ng ating kapamilya at mag-ready na po tayong makinig at pagsaluhan natin muli ang salita ng Diyos. Okay. Nako, excited na excited po ako. Dahil meron po tayong sinusubaybayan na isang Bible character. Kung mapapansin po ninyo, bago pa nagkaroon ng Holy Week, ay tinatalakay na natin yung naging buhay ni Simon Peter. Si Simon Peter po, siya po yung tumatayo na representative natin. Kasi maaari nating makita yung sarili natin sa buhay ni Simon Peter. Na kung saan dati, hindi siya mananampalataya ng ating Panginoon. Subalit, nung kanyang kapatid na si Andrew, inintroduce niya si Peter kay Jesus. Nakilala ni Peter si Jesus.
hanggang sa nagkaroon na sila ng tinatawag na encounter sa ating Panginoon. At dumagdag na nga po yung mga pangyayari na remember si Jesus na nangangaral, tapos hiniram niya yung bangka ni Simon Peter para gawin niyang pulpito. And then maalala nyo, after that, sinabi ng Panginoon kay Peter, ihulog mo muli yung lambat mo doon sa malalim. And lo and behold, kahit wala silang nahuli magdamag, ang dami nilang nahuling isda noong panahon na yun. At doon na-realize ni Simon Peter na si Jesus ay siyang Panginoon. Kaya tinawag niya na Lord si Jesus for the very first time nung pinag-aralan natin yun. And then later on, natutuhan natin na unti-unti yung faith ni Simon Peter ay lumalakas sa Panginoon dahil nakikita niya na si Jesus ay hindi lang talaga isang ordinaryong tao, kundi natutuhan natin na si Jesus lumakad sa tubig. At sabi ni Simon Peter, kung talagang ikaw yan, payagan mo akong lumakad din ako sa tubig. At ayon sa ating natutuhan, nakalakad nga si Simon Peter sa tubig. Can you imagine that, no? Kung kayo si Simon Peter, ano yung mararamdaman nyo? Subalit, alam na natin yung storya na si Simon Peter ay tumingin doon sa mga alon at naalis yung kanyang paningin sa Panginoon hanggang sa unti-unti siyang lumubog at niligtas pa rin siya ng ating Panginoon. Makita natin doon na meron ng little faith itong si Simon Peter. Dagdag ho natin yung mga pangyayari sa buhay ni Simon Peter na kung saan si Simon Peter po yung nagpahayag kung sino si Jesucristo. Tinanong ng ating Panginoon, sino ako para sa inyo? Sumagot si Simon Peter, "You are the Christ, the Son of the Living God." At dahil po dun sa declaration na yon ni Simon Peter ay pinarangalan siya ng ating Panginoon na siya nga ay ginawang parang pillar ng church. Ano? At ayon sa ating mga napag-aralan, bagamat hindi perpekto itong si Simon Peter, kung maalala nyo, bago mag-Holy Week, nakita natin na dininay ni Peter ang ating Panginoon 3 times. Subalit, ni-restore siya ng Panginoon nung 3 beses din siyang tinanong ni Jesus, "Do you love me, Simon Peter? Do you love me?" 3 beses po siyang tinanong ng Panginoon. Nagpapatunay lang na gusto ng Panginoon ma-remove yung guilt, yung shame, and fear ni Simon Peter dahil sa kanyang pagkakamali. So makikita natin doon, mga kapatid, na katulad din tayo ni Simon Peter. Maaring yung pananampalataya natin, progressive, unti-unti. Pero ang importante nito, mga kapatid, tuloy-tuloy tayong nananampalataya sa Panginoon. At patuloy nating kinikilala kung sino si Jesus sa ating mga buhay. At dito natin makikita, mga kapatid, si Simon Peter, he is a changed person. Nagbago na talaga si Simon Peter. Lalong-lalo na nung ma-witnessan niya yung resurrection. Nung ma-witnessan ni Simon Peter na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Siya nga yung Mesaya nung si Jesus ay nabuhay muli mula sa mga patay. At dun tumibay yung lalong pananampalataya ni Simon Peter. At hindi lang yun, mga kapatid. Nasaksihan ni Simon Peter yung ascension ng ating Panginoon. Yung kanyang pag-akyat sa langit ay na-witnessan mismo ni Simon Peter. At dahil doon, lalong tumibay yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Sana po, mga kapatid, tayo rin, no? Yung pananampalataya natin sa Panginoon, as we study God's Word, patuloy na lumago yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. And you will never be the same again, no? Yan po yung aking declaration sa buhay ng bawat isa sa atin na hindi na tayo katulad ng dati dahil lumalago yung ating
pananampalataya, lumalago yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Sa gabing ito, makikita natin, si Simon Peter is a different person. Makikita na natin yung pagbabago sa buhay ni Simon Peter. So, buksan po ninyo yung inyong mga Biblia sa Acts chapter 1, verse 12 hanggang 14. No? Acts 1, verse 12 to 14. Sabi dito, when they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away, when they had entered the city, they went up to the upper room where they were staying. So dito si Luke, binigay niya yung setting. Ang setting, ang mga alagad ng ating Panginoon, matapos yung kanyang ascension, nag-ascend siya dun sa Mount Olivet, no? And then, bumalik sila sa Jerusalem at nag-stay sila sa isang upper room. Actually, nagkaroon kami ng opportunity ni Sister Olive na puntahan yung tinatawag na upper room. Maluwang po yung upper room na yon, no? Talagang kasyang-kasya po ang 120 na katao dun sa lugar na yon. And then, while they were staying in that upper room, okay, sino-sino yung naroon? Binanggit po dito. Peter, John, James, Bartholomew, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, the son of James. Pansinin po ninyo ano ang kanilang ginagawa. These with one mind were continually devoting themselves to prayer along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. No? So if you will notice, mga kapatid, after the ascension, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, mag-stay muna kayo ng Jerusalem. Huwag muna kayong bumalik ng Galilee. Okay? At habang sila'y nandun sa Jerusalem, pumunta sila sa isang tahanan, sa isang bahay, sa isang tinatawag na upper room. Probably, itong upper room na ito ay isang malaking bulwagan, malaking bahay po talaga ito. Na kung saan kasya sila. Maaring doon na rin sila nag-stay. No? Ayon po sa mga Bible scholars, inabot po sila ng 10 araw na nanatili dun sa upper room. At alam nyo kung ano ang kanilang naging activity during that time? Ang sabi ng Banal na Kasulatan, verse 14, these all with one mind were continually devoting themselves to prayer. Now, nais ko pong i-highlight dito si Simon Peter. Kasi si Simon Peter, siya po yung tumatay yung leader ng mga alagad. Sa kanya ibinigay yung susi, no, ng Panginoon. Siya yung tumatay yung first among equals, among the apostles. At makikita natin dito yung leadership ni Simon Peter, na kung saan sinimulan nila yung kanilang buhay na nung umalis na ang ating Panginoon, ginampan na ni Simon Peter yung kanyang tinatawag na spiritual leadership. At dito natin makikita, binago na talaga ng Panginoon itong si Simon Peter. Kasi itong si Peter, kung ilalarawan natin yung kanyang buhay dito sa Book of Acts, he is a man who is passionate in prayer. He is a man who is very passionate in prayer. Lagi po nating makikita na si Pedro ay laging nakaugnay sa kanya yung siya ay laging nananalangin. Sabi ito, this with all with one mind were continually devoting themselves
themselves to prayer. Guys, ko pong i-highlight yun, mga kapatid, sa gabing ito, na isa sa palatandaan na talagang ikaw ay binago ng Panginoon. Ikaw ay marunong nang bumabad sa pananalangin. At nagiging priority mo na ang pananalangin sa iyong buhay. So, kung mapapansin nyo, sila Simon Peter, no? Nung sila'y nasa Jerusalem, marami silang pwedeng gawin doon. Pwede siguro nilang gawin, mamasyal. Pwede nila siguro gawin doon, mag-picture taking. O pwede nila, mag-selfie. O kaya, pwede nilang gawin doon sa Jerusalem, pwede silang mag-shopping. Pero hindi. Ang sabi ng banal na kasulatan, with one mind, they were continually devoting themselves to prayer. Kung meron mang unang activity na ginawa si Simon Peter under his leadership, in-encourage niya yung mga alagad, kasama ng ilang mga kababaihan, kasama si Mary, the mother of Jesus, kasama ng mga kapatid ni Jesus, at ng mga ibang mga kapatiran. All in all, ang sabi ng banal na kasulatan, they were 120 disciples gathered together in the upper room. They devoted themselves to prayer. He's a changed person, no? Makita natin dito, ito yung naging devotion ni Simon Peter. Nanalangin sila. Alam nyo, mga kapatid, napaka-ideal po na kung tayo lamang po bilang family ay talagang magde-devote to prayer, doon natin makikita yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po, I am challenging everyone, no? I-gather natin yung ating mga pamilya, yung ating mga anak. Sabi naman ng Panginoon, saan man may dalawa o tatlo na natitipon sa kanyang pangalan, naroon sila, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Naniniwala tayo na kung tayo po ay mananalangin, we will devote ourselves to prayer. We will be passionate to prayer. Yun talaga yung devotions natin. Makikita natin how God will work, will honor our life, our prayers, our ministry, paano niya pagpapalain yung buhay ng bawat isa sa atin. Simulan natin sa pananalangin. So, dito po makikita natin si Pedro po. He's a changed person. Talagang na-transform yung buhay ni Pedro, no? At makikita natin yung kanyang devotion sa pananalangin. Kung gusto po ninyong makita yung pruweba pa, dito sa chapter 3, verse 1, no? Sabi dito, now Peter and John were going up to the temple at the ninth hour, the hour of prayer. Kasi during this time, they were allowed to enter the temple. Ginagawa pa rin nila yung kaniyang kostumbre na every ninth hour, ang equivalent po nun, mga kapatid, ay 3 p.m. 3 p.m. in the afternoon, meron silang tinatawag na 3 o'clock habit, no? Yung 3 o'clock nila, devoted yon sa pananalangin. At itong si Peter at saka si John ay pumunta ng templo. Anong sadya nila sa templo? To pray. Kasi yun yung hour of prayer. Pumunta sila doon. At makikita natin yung kanilang devotion sa pananalangin. Kitang-kita po natin, mga kapatid, na itong mga alagad na ito ay talagang mataas ang kanilang pagpapahalaga sa pananalangin. Kasi naniniwala sila, when they pray, God works. Okay? Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? When we pray, God works. In fact, God answers prayer, mga kapatid. Baka nga, kumisan eh, walang nangyayari sa buhay natin kasi nga hindi tayo nananalangin. Ito po yung isang challenge, mga kapatid, sa ating lahat.
Nangako naman ang Panginoon Diyos na if we will going to seek, ask, and knock, di ba? Tutugunin niya tayo. Yun ang pangako ng Panginoon. So, nasa sa atin po yun kung tatanggapin natin yung hamon ng Panginoon na keep on seeking, keep on asking, keep on knocking. At makikita natin kung paano kikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Meron po ba kayong mga hinihiling sa inyong buhay? Halimbawa, nananalangin kayo magbago yung inyong asawa. Keep on asking. Keep on seeking. Keep on knocking. At isang araw kikilos ang Diyos. Wala kayong trabaho? Keep on asking. Keep on seeking. Keep on knocking. At isang araw, makikita nyo, tutugunin na lang ng Panginoon yung inyong panalangin higit pa sa inyong inaasahan. Wala ka bang pera sa mga oras na ito? Nanalangin ka na ba? Humingi ka ba sa Panginoon ng wisdom kung ano ang iyong dapat gawin upang ikaw ay kanyang dinggin sa iyong mga panalangin? So keep on asking, keep on seeking, keep on knocking, and the Lord will respond dun sa ating mga ipapanalangin. So dito makikita natin si Peter as a transformed person. He is very passionate in prayer. Lagi pong si Pedro, kung mababasa natin yung kanyang buhay, lalong-lalo na sa Book of Acts, laging nakaugnay kay Simon Peter ang pananalangin. Naalala nyo, mga kapatid? Ito pa, dagdag pa po. Dito po sa Banal na Kasulatan, nung nagkaroon po sila ng tinatawag na unang pag-aresto sa kanila. Kasi inaresto po si John at saka itong si James at saka si Peter and John. Inaresto po sila, mga kapatid. Nung sila ay nagpunta ng templo, inaresto sila dahil nangangaral sila tungkol kay Jesus. They were persecuted. They were imprisoned. Pero ano po ang kanilang ginawa? Mapapansin po natin, itong mga alagad na ito, sila rin po ay patuloy na nanalangin kahit sila po ay dumaan sa mga pagsubok. Ito po yung mababasa natin sa Banal na Kasulatan. Dito pa rin po sa Acts chapter 4, wherein itong mga alagad na ito ay patuloy po silang nanalangin na bigyan sila ng boldness, ng courage ng ating Panginoon. Ha? Okay. So, makikita natin, mga kapatid, in Acts chapter 4, na itong mga alagad na ito ay patuloy po silang nanalangin sa ating Panginoon. Humingi sila ng wisdom, ng guidance na nanggagaling sa ating Panginoon. Dito po sa verse 29, "And now, Lord," sabi nila, nung sila ay pinipersecute, "And now, Lord, take note of their threats and grant that their bondservants may speak your word with all confidence." So, nalangin sila sa Panginoon nung sila ay pinipersecute. Nabigyan sila ng confidence na nanggagaling sa Diyos. "While you extend your hand to heal, and signs and wonders take place through the name of your holy servant, Jesus." So nananalangin sila na bigyan pa sila ng kapangyarihan ng Panginoon na makapagpagaling, makagawa ng mga himala at tanda. Ipinanalangin nila yon sa Panginoon. At sabi dito sa verse 31, "And when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak the word of God with
boldness. So dito, makita natin, no? Kahit sila pinipersecute, nalangin sila sa Panginoon, at ang Diyos ay kumilos, binigyan sila ng kapangyarihan, in honor ng Lord yung kanilang panalangin, binigyan sila ng kapangyarihan na mag-aral with all confidence, with all boldness, dahil humingi sila ng wisdom, ng guidance, ng empowerment sa ating Panginoon. So dito, kita-kita po natin. They devoted themselves to prayer. They were very passionate in prayer. Kasi nagtitiwala sila na ang Diyos ay tutugon sa kanilang mga panalangin. Dahil alam nila yung ginagawa nila ay kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, kung ano man po yung ipinapanalangin natin na naaayon sa kanyang kalooban, meron tayong confidence na tayo tutugunin ng Diyos dahil alam natin yung mga inihiling natin ay ayon sa kanyang kalooban. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, katulad ni Simon Peter, nung tumibay ng tumibay yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, nagmanifest yung kanyang pananampalataya by devoting themselves to prayer. At dahil doon, kitang-kita natin how God honors yung panalangin ni Simon Peter at ng kanyang mga kasamahan. I do believe with all my heart, mga kapatid, kung tayo lamang po ay sama-samang mananalangin, merong magandang mangyayari sa ating buhay. Merong magandang mangyayari sa ating family. Merong magandang mangyayari sa ating kabuhayan. Merong magandang mangyayari sa mga hinihiling natin sa Panginoon. Kaya nga sa gabing ito, mga kapatid, let me challenge you. Baka hindi pa ninyo nasusubukan sa inyong buhay. Why don't you try to devote yourselves to prayer? And you wait until God finally honors your prayer. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabing ito, muli nating awitin na gawin mo kaming banal mong tahanan, Panginoon. Ang puso ko'y dinudunog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, naging gapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay umisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapa. Mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong kahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsimba. Papuri, pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapa. Ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo.
wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri, pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo, mga kapatid. Dakilang Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at lahat ng mga bagay na narito sa salibutan ito, kinikilala namin na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na sa iyo ay walang imposible. O Diyos, na hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy kaming dumudulog sa inyo. At nais namin idulog sa inyo ang bawat isa, ang bawat pamilya na nire-represent namin. Lord, nais namin idulog sa inyo ang buhay at ang pamilya ng bawat isa. Nais kong idalangin si Sister Jenny Reyes, Lord. Panginoon, Ikaw ang nakakakilala sa kanya. Alam mo ang kanyang kalagayan. Kaya nga po, Panginoon, Lord, bigyan mo siya ng wisdom, ng courage, ng strength, ng healing na gagaling sa inyo. Ganoon din kay Brother Rolando Reyes, Lord, kanyang asawa. Panginoon, maghari ka sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya, maging sa kanilang anak, O God. Ganoon din kay Sister Yumi San, O Lord, salamat sa aming kapatid na ito na napaka-passionate. Dinggin mo ang kanyang mga panalangin. Nawa, Panginoon, na naman ang heart desire niya, Lord, ipagkaloob mo sa kanya. Ganoon din kay Janice Talyara, Panginoon, idinudulog namin siya sa inyo. Nawa, lalo pang lumalim yung kanyang pagkakilala sa iyo, Diyos. At nawa, strengthen mo pa yung kanyang family, yung kanyang asawa na si Derek, Lord, yung kanyang mga anak, Panginoon. Ingatan niyo po sila, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. At nawa, O God, kayo po ang mamagitan sa kanila. Ganoon din kay Faith, kay Jeff, kay Roman, salamat sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Anuman ang kanilang mga dalangin, anuman ang kanilang mga heart desire, Lord, i-fulfill mo, Panginoon, tuparin mo, Diyos, ang mga pangako mo sa kanilang mga buhay. Continue to bless Faith, Jeff, and even si Roman. Ganun din, Panginoon, si Ate Feli Aquino, Lord. Panginoon, salamat sa buhay ni Ate Feli, na very dedicated sa iyo, Panginoon. Dalangin din namin yung kanyang anak na si Nikki. Lord, let your will be done, Panginoon. At nawa, anuman ang kanilang mga pangangailangan, iyo pong tutugunin. I-honor mo po ang faith ng aming kapatid na ito. Salamat po kay Ate Feli. Start ko naman sa next slide. Lord, tinatalangin ang pamilya, kapulong, patuloy na bigyan mo sila ng malakas na pangangatawan, malakas na espiritu, Panginoon. Anumang bagay ang dumadaan sa buhay nila at dadaan sa buhay nila ng mga pagsubok, patunayan mo, Diyos, na Ikaw ang Diyos na hindi nangiiwan sa kanila, O Lord. Patuloy kang magpala sa kanilang pamilya. Dalangin ko po si Sister Ellen Ong na patuloy kasama na kanyang asawa, kanyang mga anak, patuloy kang magpala sa kanilang pamilya. Yung passion ni Sister Ellen sa paglilingkod, yung passion niya sa pagdidikle ng salita mo sa ibang tao, patuloy mo pag-initin, pag-alabi ng kanyang puso, Panginoon. I-provide mo lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, at pagpalain mo po sila. Si Sister Justa Jan, Panginoon, salamat sa the purity of her heart, yung paglilingkod niya sa iyo, yung pagsiserve niya sa iyo, in all aspect, Panginoon, ng buhay niya, O Lord, hindi siya namimili kung paano mo siya gagamitin. Ikaw ang magpala sa kanya, Panginoon, kung ano man yung desire ng puso niya. At dinadalangin namin si Paul na asawa niya, Lord,
sa iyong tamang panahon, Panginoon, ay magkaroon siya ng personal na relasyon sa iyo at lubago siya sa pagkakilala niya sa iyo, Panginoon. We also pray for Sister Wilma, Lord God. Thank you, Lord, sa passion niya, sa dedication niya, sa paglilingkod niya. And right now, Lord, nagkakaroon na sila na face-to-face sa kanyang klase. Patuloy mo siyang ingatan. Bigyan mo siya ng wisdom, Lord God, sa kanyang pagtuturo. And we are praying, Lord, sa preparation nila ni Ahmed sa kanilang kasal. Continue to bless them. Continue to pour out your blessing to them, your spirit, Lord. Maging blessing ang lahat ng kanilang preparation. Amen. With one purpose, Lord God, to give you all the glory in their relationship. Dalangin ko rin po si Sister Erlinda Cruz. Naniniwala po ako na walang accident sa inyo. Kayo rin po ang umabot sa aming kapatid na si Mami Erlinda Cruz. Dalangin din namin yung kanyang kalusugan. Dalangin din po namin yung kanyang pag-i-stay sa kaniyang tahanan. Ingatan mo po siya. May your covering presence be upon her, Lord. At naway lalo siyang lumago sa iyong sa kanyang relasyon sa inyo, Panginoon. Meron din kay Kyle Ruales. Panginoon, alam po namin mahirap ang kalagayan ng mga batang ito, but I pray, Lord, for your special protection sa kanya. Dalangin ko rin na lumago siya sa kanyang relasyon sa inyo at alisin niyo po ang anumang hadlang sa kanyang buhay. Ganun din kay Sister Emma. Panginoon, salamat po sa buhay ni Emma na kita-kita namin yung biyaya mo sa kanyang buhay, yung trabaho ng kanyang asawa na si Popo sa New Zealand, pagpalay mo po siya, yung kanyang mga anak, even yung kanyang mga apo, yung even yung health ni Emma, Lord, I pray for your divine covering, divine protection sa kanya, divine strength na nanggagaling sa inyo. Ganun din sa mga anak ni Kabet at sa Kabolong, si Stella, si Berlin, si Bolong, oh God, si Benedict, oh God, silang apat na magkakapatid, Panginoon, dalangin ko ang iyong patuloy na pagpapala sa kanilang buhay. Nawa, lalo pa silang magkaroon ng hunger and thirst sa inyong mga salita, Panginoon. I-bless mo po si Stella, anuman ang kanyang mga kahilingan sa inyo. Ganoon din si Brother Aldwin, salamat sa buhay ng aming kapatid na ito. Sa kanyang trabaho, bigyan mo siya lagi ng strength, ng wisdom, ng courage, Lord. Pagpalay mo po ang aming kapatid, bigyan mo siya ng good health. Salamat sa buhay ng aming kapatid na ito na nagiging pagpapala sa maraming mga tao. Ganun din kay Ate Che Pugoon, salamat sa buhay ni Ate Che. Mula noon hanggang ngayon ay nakikita namin yung kanyang passion to serve you. And I pray, Lord, anuman yung will mo sa kanyang buhay, let your will be done sa buhay ni Ate Che. Ganun din kay Tisha, Lord, salamat sa buhay ng batang ito. Continue to bless Tisha sa kanyang trabaho, sa kanyang profession, even sa kanyang buhay, Panginoon. Ingatan mo siya sa mga decision niya. I-honor mo yung kanyang conviction, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Tisha. Inadalain ko rin po ngayong gabi si Kuya Bobby, Lord God, patuloy na gawad mo yung kagalingan para sa kanya, O Diyos. Marami pong salamat sa pagtugon mo sa mga panalangin nila ni Ate Percy, Panginoon, sa pagkapasa sa bar exam ng kanilang anak. We know, Lord, na may mga ganda kang plano sa buhay ng pamilya nila. Nawa, patuloy kang kumilos, patuloy kang magpakahayag, Panginoon, sa pamilya nila at patuloy nila i-honor ka sa buhay nila. At yung blessing mo, Lord, patuloy mong idaloy sa kanila at maging daluyan din sila ng pagpapala, Panginoon, sa ibang tao. Maraming salamat din sa buhay ni Rachel Buligon, Panginoon, maraming salamat sa pagsama mo sa kanya, sa kanyang panganganak, for blessing them for another child, Lord God, kasama ni Jay sa pagpuprotekta mo, Panginoon, at si Shad, patuloy kang kumilos sa pamilya nila, patuloy kang magbigay ng hunger, Lord, na ikaw yung maging sentro ng kanilang relationship, ng kanilang pamilya. At nawa, Panginoon, patuloy kang
kumilos, Panginoon, patuloy nilang ibigay sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagluwalhati dahil sa maraming miracles na ginawa mo sa buhay nila, Panginoon. Dinadalain ko rin si Amelito Jinete. Lord, naniniwala ko na hindi po aksidente na siya'y kasama namin gabi-gabi. Naniniwala ko, Panginoon, na hinihipo mo yung kanyang puso, didinggin mo yung kanyang mga panalangin, lalong-lalo na yung kanyang personal prayer request para sa kanyang family. Salamat po. Salamat sa buhay ni Mabel Makadangdang, Lord God. Ikaw pong nakakaalam kung ano mga prayer concern niya. Ang dalangin namin, O Diyos, tugunin mo ito at patuloy kang mag-ingat sa kanya at patuloy kang mangusap sa kanya sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ganun din kay Ma'am Weng Perer sa Dagupan. Panginoon, yung buhay niya is a testament of your greatness, of your goodness. Salamat sa sustaining grace mo sa kanyang buhay. Dalangin namin, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasang nanggagaling sa inyo. At naway maging testimony siya sa kanyang mga kamag-anak, mga kapamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga mahal sa buhay. Dalangin ko si Derek, Lord God, Talyara, na patuloy kang mangusap sa buhay niya. Patuloy kang magpakayag. Patuloy mong i-transform ang buhay niya hanggang maating niya yung Christ-likeness sa buhay niya. Samahan mo siya sa bawat yugto ng buhay niya. Nawa makita ka niya, Panginoon, sa, na kumikilos sa buhay niya, O Diyos. Ikaw ang gumawang ng paraan sa buhay niya at ikaw ang magpala sa buhay niya, Panginoon. Dalangin ko po rin si Kuya Jerry. Unang-una, yung kanyang sugat. Dalangin namin na ito'y maghilom. Kayo po ang magbigay kagalingan kay Kuya Jerry. Nawa yung mga gamot na kanyang ina-apply, iniinom, ay magkaroon ng visa sa kanya. Dalangin ko rin, pagpalay mo ang kanyang trabaho, pagpalay mo rin ang kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, especially mga anak niya ay nag-aaral. May your sustaining grace ay pagkaloob mo kay Kuya Jerry at saka kay Ate Joanne. Salamat po. Salamat po sa buhay ni Mami Lenny Rivera, Panginoon. Patuloy kang magbigay sa kanya ng kalusugan, Panginoon. Patuloy kang magpalago sa kanya at patuloy kang magbigay sa kanya ng protection, Lord God. At maging daluyan siya, Panginoon, ng encouragement sa kanyang mga anak at ipagbuhos mo ang iyong pagpapala sa buhay ni Mami. Dinadalangin ko rin si Kanet, Panganiban, ganun din si Kuya Boy, Panganiban. Ang mag-asawang ito, Panginoon, naniniwala kami, may layunin ka sa kanilang mga buhay. Kaya nga, Panginoon, maghari ka sa pamilya, Panganiban, Lord. Dinggin mo ang kanilang mga dalangin, tulungan mo sila sa kanilang mga suliranin at patuloy mo silang i-transform, Panginoon, ang naayon sa iyong kalooban. Salamat po sa buhay ni Kaboy at ni Kanet. Okay. Salamat sa buhay ni Sister Glenda Martin, Lord God. Marami pong salamat na ang buhay niya ay tunay na isang testamento, Panginoon, ng iyong katapatan, Panginoon. Marami pong salamat dahil ginagamit mo siya para ipagpalaganap, sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Thank you, Lord, sa design niya na magpagamit sa iyo, Panginoon. Ikaw po yung mag-return ng favor sa buhay ni Amen. Sister Glenda. Ikaw yung magpala sa kanya. Ano bang pang-design ng puso niya, Panginoon? Ipagkaloob mo ito, Lord. Bigyan mo siya ng wisdom. Bigyan mo siya ng strength. Bigyan mo siya ng power, Lord God. At pagpalain mo ang buhay niya, Panginoon, upang maraming taong maabot at maging daluyan siya ng pagpapala, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, si Sister Suzette Empainado. Panginoon, ikaw ang nakakakilala sa kanya. Yung heart desire niya, Lord, na maglingkod din sa inyo. Panginoon, pagpalain mo yung kanyang mga panalangin, yung pamilya niya, yung kanyang asawa na nasa ibang bansa, yung mga anak niya, Panginoon. Continue to transform their family, Lord. Ang dalangin ko, Panginoon, gamitin mo po ang aming kapatid for your honor and your glory. Amen. Maraming salamat sa buhay ni Brother August. Panganan, Lord God, patuloy, Panginoon, na magpakahayag ka sa buhay niya. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan. Indeed, napakahirap, Panginoon, bilang isang ama na malayo ka sa pamilya. Pero bigyan mo pa siya ng tapang, Panginoon, na
habang siya'y naglilingkod sa gobyerno, sa ating bansa, Panginoon, gamitin mo siya na instrumento mo para mapalaganap ang salita mo kung saan man siya nagtatrabaho, Panginoon, at yung protection mo para sa kanya. Pagpalain mo po ang kanyang pamilya, si Sister Des, ang kanyang dalawang anak, Panginoon, buklurin mo sila ng iyong pagmamahal at maging sentro ka patuloy ng kanilang pamilya, Panginoon. At dalangin ko rin po si Tatang Dory, Panginoon, maraming salamat sa buhay niya na patuloy siyang naglilingkod sa iyo, patuloy siyang nagkakaroon ng desire na makilala ka in a deeper way. Dalangin ko kasama ng kanyang asawa at anak, Panginoon, ikaw ang magpala sa kanila, O Diyos. Ganun din, Panginoon, dinadalangin namin si Brother Lennon, Sir Sen niya. Salamat sa buhay niya na inialay niya sa inyo at dalangin ko, Panginoon, magpakahayag ka kay Brother Lennon. Ayusin niyo po yung kanyang buhay, yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak. Pagpalain mo rin yung kanyang trabaho at yung kanyang heart desire, Lord, na maglingkod sa inyo. Pagpalain mo po si Brother Lennon. Salamat sa buhay ni Sister Carm Rimas. Amen. Salamat sa dedication niya, sa passion niya, Panginoon, na nakita niya kung paano siya gagamitin ng Panginoon. And I pray, Lord God, huwag mong hayaan na anuman ang gawain ng kaaway para siya ay mahulog, Panginoon. Ang dalangin ko, your protection be upon her. Bigyan mo siya ng lakas, determination, passion, Lord God, to serve you at lahat ng bagay na ginagawa niya, magbigay ng kalwalhatian. Bless the work of her hands, Lord God. Ano mang bagay yan, gawin niya, magbigay ng pagpapala sa'yo, kalwalhatian sa'yo, Panginoon. At lahat ng heart's desire niya, Panginoon, ang dalangin ko, ipagkaloob mo po ito sa kanya, O Diyos. Huwag mong hayaan na ang plano mo ay hindi maganap sa buhay niya. Amen. Let your will, Lord God, ay maganap sa buhay niya at patuloy mo siyang gamitin for the furtherance of your work, of your kingdom here on earth. Amen. Dalangin ko rin po, Panginoon, si Darwin at maging si Mylene Centeno at ang buo nilang pamilya. Lord, naniniwala ako na meron kang plano sa buhay ni Darwin, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Kaya nga, Panginoon, maghari ka sa kanilang buhay. Tugunin mo ang kanilang mga pangangailangan at nawa, maranasan ka pa nila sa kanilang mga buhay. Dalangin ko po si Jen Piglao, Lord God. Ikaw ang nakakakilala sa kanya. Ikaw ang may alam ng lahat ng sitwasyon ng buhay niya. Lahat ng phase na nangyari sa buhay niya, Panginoon. Hindi ninid ang anumang bagay sa iyo, Panginoon. At alam po namin, Lord, any tribulation, any poverty, anything, Lord, na dumadaan sa buhay namin ay may katapusan, Lord God. At sa dulo nito ay ang reward mo para sa amin. Lord, pagpalain mo po si Jen. Ikaw po patuloy ang mangusap sa kanya. Ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay niya. Anumang bagay na minsan gumugulo sa buhay niya, Panginoon, sa kanyang pag-iisip, bigyan mo siya ng assurance, Lord God, na hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan, Lord God. Bigyan mo pa siya ng pag-asa, kapayapaan, Panginoon, at ang pagpapala mo, ibuhos mo sa kanyang pamilya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Dinadalangin din po namin si Sister Josepa Kulanay, si Tatay Edmundo, yung kanyang mga anak, si Josephine, si Jesusa, si Jay. Lord, dinadalangin po namin ang buong Kulanay family. Lalo na kay Jesusa, dinadalangin po namin yung patuloy mong restoration, your healing sa kanyang buhay. At dalangin po namin na patuloy mong tugunin ang kanilang mga panalangin. Dinggin mo ang kanilang mga panaghoy, Panginoon. Ikaw po ang tumagpo sa buhay nila, Panginoon. Sa'yo namin sila ay pinagkakatiwala. Ganoon din kay Mean Almuete Lanusa, salamat sa buhay ng aming kapatid na ito. Pagpalain mo yung kanyang negosyo, yung kanyang mga anak,
Panginoon, yung kanyang pamilya, ikaw po ang higit na nakakaalam, nakakakilala sa kanya, kayo po ang magpala sa kanilang pamilya. Dalangin namin si Sister Jennifer Manongdo, Lord God. Alam po namin na walang aksidente sa iyo. Sa mga sandaling ito, Lord, hindi po namin alam kung anong kalagayan niya, O Diyos. But alam namin, Panginoon, na ikaw ang tutulong sa kanya. Ikaw ang sasama sa kanya. Ikaw ang magpapakahayag sa kanya, Lord God. Ano man ang mga dalangin niya, itukunin mo, Panginoon. Ano man yung mga pagsubok niya sa buhay, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang makialam, O Diyos. At nawa, magkapayapaan mo, Panginoon, ay mapasa kanila, O Diyos. Maraming pong salamat. Ganun din, Panginoon, kay Sister Annalyn Flores, ang iyong kaaliwan, kalakasan sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, Panginoon, naway dumaloy po ang iyong kapangyarihan sa buong pamilya nila, Panginoon. At kay Sister Annalyn, dalangin po namin na gamitin mo siya, na daluyan ang iyong pagpapala sa kanyang mga kamag-anak. Salamat po. Salamat sa buhay ni Nanay Lolita, Panginoon. Tunay nga na walang huli sa iyo, O Diyos. Dahil kahit matanda na siya, Panginoon, ay nakaranas siya ng pangalawang kapanganakan sa iyo, O Lord. Anuman, Panginoon, yung mga bagay na pinagdadaanan ni Nanay Lolita, O Diyos, bigyan mo siya ng kalakasan, bigyan mo siya ng pag-asa, Panginoon, na hindi pa tapos kumilos ang Panginoon sa buhay ng kanilang pamilya, Lord. Amen. Dinadalain ko si Tatay Ador, Lord God, may kapangyarihan ng bawat salita mo na naitatalim sa puso niya, O Lord. Ang hinihintay namin yung paglago nito, O Diyos. At ikaw lamang, Panginoon, ang makakagawa nito, O Diyos. Patuloy kaming nananalangin at umaasa na ang pagpapala mo, ang paghahari mo sa loob ng kanilang pamilya ay magaganap sa tamang panahon. Ganun din kay Sister Mary Vic Villasenor, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Panginoon, dinggin mo ang kanyang dalangin. Ingatan mo po ang kalusugan ni Sister Mary Vic. Ingatan niyo po ang kanyang buong pamilya. Lord, yung kanyang paglago spiritually, patuloy niyo pong i-honor, O God. Ganun din kay Kuya Ray Gonzalez. Panginoon, salamat sa buhay ni Kuya Ray. Dalangin namin na patuloy mo siyang hubugin at gamitin na daluyan ang iyong pagpapala sa kanyang buong pamilya, lalong-lalo na sa buong Gonzalez family. Lord, patuloy niyo pong gamitin daluyan ang pagpapala si Kuya Ray. Ganun din kay Melody Lanusa. Panginoon, dinadalangin ko siya sa iyo. Kilala mo siya, alam mo ang kanyang mga kalagayan, ang kanyang asawa, si Larry, kanyang mga anak. Ingatan niyo po sila at pagpalain, Panginoon. Sister Nerissa Aduca, si Brother June Aduca, si Dom, yung kanilang anak. Lord, i-honor mo po ang kanilang mga panalangin, pagpalain mo yung kanilang business. Dalangin ko yung dialysis ni Brother June. Ingatan niyo po, Panginoon. Si Tito Ben, si Tita Judy, salamat sa buhay ng aming Tito Ben at Tita Judy, sa kanilang buhay na inihandog na nila sa inyo. Continue to honor them. Ingatan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng malakas na kalusugan, at patuloy po silang maging daluyan ng iyong pagpapala sa marami pang mga tao. Kay Mary Jane Deguia Perez, Lord, you know her, Lord. Alam mo ang kanilang mga pangangailangan. Alam mo ang kanilang pinagdadaanan. Pagpalain mo po sila, O God. Maging kila Sister Paz Daulayan sa Nueva Vizcaya, sa kanyang mga anak, sa kanilang farm, Lord. Continue to bless their farm, Lord. Pagpalain mo po ang kalusugan ni Mami Paz. Ingatan niyo rin po sila. At nawa, Panginoon, patuloy kang maghari sa kanilang mga buhay. Meron din kay Brother Enrique So, salamat sa kanyang buhay, Panginoon, na talagang committed and dedicated sa iyo. Dinggin mo po yung mga panalangin niya, especially yung ginagawa niyang paghahanda sa kanyang sarili na gusto niyang maglingkod sa inyo. Honor yung faith niya at nawa lumago pa siya sa kanyang relasyon sa inyo.
bless his life, his family, even his ministry sa Italy, O God. Salamat po. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa iyo, tinataas ko si Karika Casillo. Ikaw po patuloy na magbigay sa kanya ng desire to know you more, Lord God. Patuloy mo siyang bigyan ng kagalakan sa kanyang buhay, Panginoon, kapayapaan. Lord, ang yaman mo sa langit ay patuloy mong daloy sa kanya. Maging daluyan siya ng pagpapala. Dalangin ko ang mga anak niya, ang asawa niya ay patuloy na pagharian mo, Panginoon. Dalangin din namin si Kuya Rolly Del Rosario. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka rin kumilos sa kanyang buhay at nawa, Panginoon, magkaroon siya ng hunger and thirst to know you more. Pagpalain mo po ang kanyang kalusugan. Bingin mo rin ang kanyang mga dalangin at ikaw po ang humipo sa kanyang puso sa mga oras na ito. Dalangin din namin si Jennifer Camero sa kanyang pag-aaral bilang isang dentista. Dalangin namin na pagpalain mo po ang batang ito, i-honor mo ang kanilang panalangin at pagharian mo ang kanilang pamilya. Si Ate Evelyn, Kuya Obet, at ang kanyang mga anak, si Bobby, si Makmak, si Kenneth, Lord, at ang buong family nila, O God, pagharian mo po ang kanilang pamilya, ang kanilang tahanan, at salamat po sa buhay ng bawat isa sa kanila. At dinadalangin din namin si Jester, si Rod, O God, nakasama namin sa devo na ito, Panginoon. They are working behind the scene. Continue to bless them, Lord. Ganun din, Panginoon, dinadalangin namin yung aming family, ang aming mga kahilingan, para kay Paul, kay Kay, kila Johan, kay Mateo, kay Jairus, kay Doc Jairus, sa kanyang trabaho. Ganun din kay Paula, Panginoon, dinadalangin namin siya sa iyo. Patuloy kaming nananampalataya para sa kanya. Ganun din kay Pauline. Salamat sa buhay ng aking mga anak, sa aking asawa. Salamat po sa pamilya ko. Tunay po na nagpupuri ako at nagpapasalamat sa inyong kadakilaan sa aming mga buhay. Kaya nga sa gabing ito, Panginoon, salamat po sa biyaya mo sa amin. Thank you for not only listening but also answering our prayers. We have the confidence, Lord, na bibinggin mo ang aming mga dalangin dahil naniniwala kami sa iyong kapangyarihan. Salamat po sa gabing ito. We thank you. We bless you. Pagpalain mo rin ang bawat pamilya na kasama namin sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. 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 Huwag niyo po kakalimutan na gabi-gabi po meron tayong 8 o'clock at 10 umaga ay alas 6 ng umaga. Si Brother Enrique so ay nagtatanong kung kahit siya daw po ay malayo, pwede po kayo mag-enroll under CHCC, under certificate pa lang po, dahil umpisa pa lang po kayo. I-add na lang po kayo ni Pastor and mag-coordinate na lang po. At kung sino pa po ang interesado na matuto ng Biblia, ay pwede po kayo mag PM na lang po sa akin, kay Pastor or Sister Carl. Ang Ezra Institute po ay every Tuesday and Thursday, 6 to 8. Kaya medyo pagod po dahil 6 to 8 and then 8 o'clock to 9 yung ating devo. Pero alang-alang po sa Panginoon ay gagawin po natin. So magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. And good night. God bless po. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless and good night.